gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila maaamong tupa ang mga kilabot na drug lord umano sa Bilibid nang makaharap kanina si PNP Chief Bato de la Rosa. Ang isa sa kanila, ikinanta pa kay Bato kung sino raw ang hari ng droga sa Bilibid. Doble ingat naman ngayon si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Meron daw siyang impormasyon na gusto rin daw siyang ipatumba ng ilang drug lord. Samantala, simula kanina, mga tropa na ng Special Action Force ng Philippine National Police ang magbabantay sa mga preso sa Bilibid. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Mistulang mga maamong tupa ang ilang umano'y big-time drug lord sa New Bilibid Prison nang kumprontahin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Inuna si Peter Ko. Look at me! You're Peter Ko. Sunod si JB Sebastian. Ikaw pala siga dito. Ha? Ha? Eh, sabi mo nga sa interview mo, siga ka eh. Ha? Dagdagan mo pa yung office mo, sabi mo, hindi ka lang, ano, hindi ka lang killer, kernaper pa. Ano pa yung sabi mo? Dagdagan mo lang. Sinagot mo lang. So, ikaw ang mayor dito. Ano? Huli si Herbert Kulangko. Yes po, sir. Konte, sir. Kumpos ka ng ganda para sa akin, ha? Yes po, sir. At napakanta ni De La Rosa si Kulangko kung sino ang hari ng droga sa Bilibid. Si Peter ko, tinuna ka muna hari-hari sa drugs dere. Sir? Tinuna? Ano ka? Ano ka? Ano maulam magkabuta magkaka? Ah, si hari-hari sa drugs? Napansin pa ni De La Rosa ang rosaryo na nakasabit sa ligdi ko lang ko. Takot sila. Eh, kita mo, namumutla lahat, di ba? So, takot. Nangyari ang paghaharap na pansamantalang inilipat sa mga bus ang tinaguriang Bilibid 19 at iba pang high-profile inmate habang ginagalugad ang kanilang mga selda sa Building 14. At kahit ilang beses nang nagkaroon ng mga panggagalugad, may nakuha pa rin mga signal booster na panlaban daw sa signal jammer ng mga otoridad at ilang sachet ng shabu. May pera rin nakuha sa loob. Marami na nga naunang paggalugad. Pero ito ang unang offline galugad ng Special Action Force, ang bagong bantay ng Bilibid. We expect na the communication will be cut off from the outside world. Higit 300 police commando ang madidistino dito para bantayan ang mga critical area ng bilangguan. Isasalang naman sa retraining ang mga prison guard ng BuCor o Bureau of Corrections. Bukod sa droga, talamak din daw ang katiwalian sa loob ng Bilibid. Ang pinakamaduming ahensya ng pamahalaan ay BuCor. Ibinunyag naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sa loob din daw mismo ng Bilibid na buo ang plano umano ng mga drug lord para siya ay ipatumba. Ito raw ang dahilan kung bakit doble ingat ngayon si Aguirre. Base sa A1 o reliable information na nakuha ni Aguirre, isang high profile inmate din daw ang tumanggap ng alok na 50 million pesos para siya ay ipapatay. Yung malaking mga kwan dyan, mga drug lords dyan, has pulled 100 million to bribe me. But I could not be bribed. And so, sabi nila, mas mura pa ipaliquidate natin si Secretary Aguirre. Dalawang testigo naman ang lumapit daw kay Aguirre na gustong ilahad ang kanilang nalalaman sa operasyon ng iligal na droga. Madidiin daw dito ang dalawa sa limang police general na pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot sa droga. Ang isa ay bagman at ang isa ay drug lord. Kung qualified sila, they will be put under the witness protection program. Simula August 1, si Marine Major General Alexander Baluta na ang uupong Director General ng BuCor. Isa raw sa kanyang mga unang-unang gagawin ay ang pag-reshuffle sa mga prison superintendent ng 7 penal colony ng BuCor. Yung iba dyan talaga dyan, tainted na rin. So to remove that, kailangan natin i-rotate. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.